Kape ang pampagising sa umaga ng maraming Pinoy. Pero payo ng Department of Health, hinay-hinay muna sa pag-inom niya ngayong tag-init para iwas dehydration. May unang balita live si Darlene Kai. Darlene, nagkape ka na ba? Tapos na, Ate Sue. Gusto ko pa nga sanang umisa. Pero preno muna tayo dahil nagpaalala ang DOH. Ito po, para sa mga kapuso natin, ha, nalimitahan muna yung pag-inom ng kape, pati na ng alak. Dahil po posible itong maging sanhi ng dehydration, lalo ngayong mainit ang panahon. Masarap magkape tuwing umaga. Lalo para sa mga madaling araw pa lang ay kumakayod na. Pero ang iba, hindi lang sa umaga nagkakape. Tulad ni Christopher, na 5 tasa ng kape ang naiinom araw-araw. Pag hindi ako nakakainom ng kape, parang manisimura ako eh. Yung parang gutom ako, pero pag nakainom ako, parang busog ako kahit kape lang. Si JR naman, nakaka-3 tasa kada araw. Nakasanayan po namin eh, sa pamilya na siguro. Paalala ng Department of Health, limitahan muna ang pag-inom ng kape ngayong labis ang init ng panahon ngayon para iwas dehydration. Pati ang pag-inom ng alak, pinalilimitahan din muna ng DOH. 2 bottles pa naman o 2 bote ng beer ang pinapatumba ni Alexander bago matulog. Kasi ako pag umiinom ako, pampatulog lang eh. Mga 2 bote, tama na. Pero sinisiguro naman daw niyang hindi siya madedehydrate lalo ngayong tag-init. Umiinit din. Kaya pag ano, bago maliligo muna saglit, inom ng tubig. Si Rosemary naman, ramdam na ang kakaibang epekto ng labis na pagkakape ngayong summer. Kaya ngayon, gatas na muna ang iniinom niya. Mainit sa katawan, may makatulog katulad sa aming puyat. Paglilinaw ng DOH, hindi naman bawal ang uminom ng kape o ibang mainit na inumin. Siguruhin lang na hindi susobra at ugaling uminom ng maraming tubig. Mainit na nga, iinom ka palagi ng kape, di ba? Di lalo ka mag-iinit. So, bawal talaga yung mga, or hindi naman bawal, but we have to limit yung mga intake of hot food, hot meals, hot drinks, no? And of course, alcohol. Mga kapuso, hindi bababa sa 8 baso ng tubig yung dapat na iniinom natin sa araw-araw. At iwasan din po natin na magbilad, lalo na ngayong inaasahan na 38 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index o init factor ayon sa PAGASA. Para po yan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.